Welcome po. Bali po, nandito na po tayo ngayon sa part 2 ng ating SSS and Employment Benefit tutorial. Kung hindi niyo pa po napapanood yung part 1, ilalagay ko po yung link sa description below. Mas okay po sana kung mapanood niyo din po yung part 1 para po mas maintindihan niyo po yung process kung bakit nagkaroon ng part 2 at ng part 3. At ngayon po, ang pinaka-focus po natin ngayon ay ang SSS and Employment Benefit itself. So, pag-start po tayo kung ano nga ba ang SSS Unemployment Benefit. Ang SSS Unemployment Benefit ay isang programa ng SSS na kung saan binibigyan nila ng tulong pinansyal ang mga taong tulad ko, tulad mo, na nawalan ng trabaho, pumawawalan pa lang ng trabaho, upang kahit papano ay meron silang magastos. Ito ay para lamang sa mga qualified na member. Ito ay tinatawag din na unemployment insurance o involuntary separation. Ang ibig sabihin nito, tinanggal ka ng employer mo, maaari sa mga dahilan na meron talagang tanggalan, may closure, may redundancy, at kung ano-ano pa. Ano naman yung mga qualification para ma-avail mo itong SSS benefit na ito? Yung unang-una ay dapat meron kang minimum na 36 months na hulog sa SSS account mo. At para malaman mo to, pwede kang mag-online o kaya ay pumunta sa SSS mismo para tanungin sa kanila kung gano'n nakarami yung nahuhulog mo. Yung sunod naman ay may 12 months ka na nasa loob ng 18 months. Ang ibig sabihin nito, halimbawa, nagstay ka sa trabaho ng 2 taon, 24 months yun. Tapos, kailangan doon sa 24 months na yun, meron kang 12 months na naihulog doon. Kasi minsan yung mga employer, tanggapin na lang natin, minsan nami-miss nila ang paghuhulog. So ibig sabihin, binigyan ng palugid ni SSS ng doon sa loob ng 18 months, kailangan may 12 months kang naihulog doon kahit putol-putol. Yung sunod naman ay 60 years old nung pagkatanggal mo sa trabaho. For example, November 8 ngayon, ka natanggal. At magsi-60 ka ng November 9, ikaw ay still qualified pa rin na mag-avail ng SSS, pero dapat malakad mo to within 1 year. At hindi po eligible ang mga taong nag-resign, at lalong-lalo na ang mga taong nagkaroon ng record o dahil sa misconduct sa employer. Yun po. At kung mag-grant naman po yung inyong application sa SSS, ang possible na makukuha nyo is yung average monthly salary ninyo. Ang isang example po na binigay nila sa computation, halimbawa, ikaw ay kumikita ng 10,000 sa isang buwan. Kalahati nito ay 5,000, ita times 2 nila, hanggang 2 buwan ang pwede mong makuha. Ang ibig sabihin, ang possible na makuha mo sa SSS Unemployment Benefit ay 10,000 piso or 10,000 pesos. Pero, ito ay maaari mo lamang makuha kung hindi ka pa nakapag-apply within 3 years. So, ibig sabihin, every 3 years. So, hindi ibig sabihin na pag natanggal ka ngayon taon na to, lames ka natanggal, lagi ka makakuha ng 10,000 pesos. Hindi po ganun. Tapos po, ang isa pa po sa mahalaga po is dapat po malakad nyo po yung SSS benefit nyo, SSS Unemployment Benefit nyo within 1 year. Halimbawa, November 8 ako natanggal. Dapat, ng taon na to, November 8, 2019, dapat before November 8, 2020, ay na-file ko na sa SSS at na-approve na nila. At kung mag-grant naman po yung wish ninyo, ang possible po na pwede nyo makuha yung pera ay through Union Bank. At yun po ay may elaborate sa mga video to follow na po. At kung meron pa po kayong mga katanungan, sana po ay mag-comment kayo dito. At try ko pong yung best ko na masagot to para doon sa third video. At sana po, sundan nyo po yung, continue na po itong video na to para po makita ninyo kung ano pa talaga yung pinagdaanan ko sa SSS Muntinlupa, step by step. Thank you.
nakapila na ako dito sa SSS. Bali, number ko ay 7S-2 para sa unemployment benefits. Bale, isa sa mga pwede kong i-recommend o ibigay na tip sa inyo is pipeso kayo malapit to sa LCD screen dahil para mas madali nyo makita yung number. At the same time, kasi pag nalampasan yung number nyo, maaaring matagalan pa kayo bago ulit kayo matawag. Tapos isa pa pala sa importanteng tip ko ay no UMID ID, no transaction. So ngayon pa lang, kung wala kang UMID ID, is gawin nyo ng paraan na magkaroon. Na-verify na yung account ko, pala nasa last step na ako, which is yung pag-a-apply ng Union Bank ATM. So, bali, pupunta na ako sa Union Bank ATM at sana maging okay na lahat. Yung nasa yun na next case yung province store. Ito po yung card number and account number. Tama po yung name sa card. So, open po yung PIN code number para ma-check mo lang kung malino po yung number. Sige. Ang anim po. Salamatan po. So, madaling may risk naman, picture mo na lang later para may copy kayo po. Pag nabura or mabala. So, pwede po palitan yung PIN code, ma'am, starting by tomorrow po sa Union Bank machine lang. Pero kung di mapalitan yung PIN, okay lang po, hindi naman po required. So, process po ng unemployment, ma'am, 5 to 7 working days after money. So, hindi po kasama sa counting sa Friday, Sunday. Bali, first counting ka po by tomorrow po. So, yung card mo, ma'am, personal savings account, pwede ka na makapag-deposit after po ma-receive yung unemployment. No maintaining balance po. So, yung card na yun, ma'am, hindi na po one-time use. Yan ang buhay kong gagamitin mo SSS. Nasa akin pa yung po, sickness, disability, or maternity benefits. So, hindi sa card po yun, ma'am, pwede kami nilagay sa account. So, may question, ma'am, sa card? Okay na po. Parang, personal account. Personal account. So, and for lifetime na rin po kay SSS yan. Maganda nito lang maintaining balance. Yes, no maintaining balance. Okay. Okay po, may reference naman po. Babasa na lang po. Maraming salamat po. Hello! Bali, nakatapos na tayo sa paglalakad ng unemployment benefit sa SSS. Ang makukuha ko ay... Bali, ito ay makukuha ko sa Union Bank account. 5 to 10 days working out. 5 to 10 working days daw po. Tapos, so ayun, so far, so good naman yung naging experience ko sa paglalakad sa second day ko. And sana po nagustuhan niyo po yung video na to na kung saan po kahit papaano yung may natutunan kayo sa akin. Kung meron po kayong comments, suggestions, or questions po na pwede ko isama sa next video po, feel free po na mag-comment. At kung meron po kayong kilala na tulad natin na nawala ng trabaho, na mawawala ng trabaho, naka 1 month notice na, o kaya yung wala ng trabaho, almost a year na, is feel free po na i-share itong video na to. Malay nyo po, makatulong po sa kanila na para ilakad kagad nila yung possible na SSS benefits na makuha nila. At kung talaga pong nagustuhan nyo itong video na to, sana po mag-subscribe po kayo sa aming channel at notify nyo na lang po para po sa mga susunod pa po na video. Maraming salamat po. Ito po ulit, Life Sharing by Rose.